What's up mga par? Ngayong araw na ito ay pupuntahan natin ang isa daw sa mga challenging na daanan na matatagpuan sa bahay ng Real. Ito ay matatagpuan din na malapit sa hangganan ng katabing bayan nito, ang Mauban, Quezon. Usap-usapan dito na mahirap daw ang daan na ito dahil sa tarik o taas ng kailangan mong tumbukin para marating mo ang pinakatuktok na kung saan makikita mo ang ganda ng tanawin. At makikita mo rin ang ganda ng view ng karagatan dito sa Real Quezon. Tara at samahan niyo ako at testingin natin sa ahunan ang ating motor na ADB-150 na sinasabing nila mahina pagdating sa ganitong aktibidad. Let's go! And good morning guys. So ngayon ay araw ng Linggo, September 29. So nandito tayo ngayon sa Shell Pabon. Dito lang din niya sa pagitan ng Rizal at Marikina. No? So ngayon, solo lang tayo ngayon. Pansin nyo, wala rin katao-tao dito sa Shell Pabon. Siguro sobrang aga pa kasi alas 3 pa lang ng umaga ngayon eh. And ayun, punta tayo ng Real Quezon at napili natin ng sobrang aga para makarating tayo ng before sunrise or para abutin natin yung sunrise. So solo mode lang tayo ngayon at syempre gusto ko lang din naman kahit papaano mag-unwind ng kahit mag-isa go pa rin tayo. So ngayon samahan nyo ako ngayong araw na ito at pupunta tayo ng Real Quezon. Right. Mukhang 80% ng buong vlog na ito ay maririnig nyo ang voice over voice natin. Kaya sa puntong ito, dito ko na malayan na nasira na pala ang ating vlogging mic na nakakabit sa ating helmet. So ito, kalalampas lang natin ng rotonda dito sa may Antipolo at dediretso na tayo papuntang Laguna. At di rin nagtagal ay narating na natin ang Mabitak, Laguna. Talagang tanaw na tanaw mo na nasa munisipyo ka na ng Mabitak, Laguna. Dahil medyo liblib na ang ating susunod na daraanan, ay napagpasyaan ko ng bumili ng ating makakain ngayong almusal dito sa bayan ng Mabitak. Sakto-sakto nakita ko ang tindahan ng panisal na ito na ang pangalan ay Pande Publica. Bumili lang ako ng 10 peraso na may kasamang peanut butter na rin para kahit papaano ay may lasa. At syempre habang umihigop ng kapartner nitong mainit na kape. Speaking of kape, ito nga tumihigop tayo ng mainit na kape. Napa-stop over tayo dito sa isang tindahan dito sa Barangay Marabondon, Real Quezon. Inabot kasi tayo ng ulan. Nag-stop over na lang muna tayo saglit dito para na rin makapagpahinga. Tumila na ang ulan. Kaya tuloy na ulit tayo sa ating biyahe. So mula dito sa Marabondon ay tutuloy na tayo sa una nating destination. Ito ay sa malapad Real Quezon. Ito na yung view natin dito dahil maliwanag na, na-enjoy na natin yung daan. So ngayon, dumadaan tayo dito sa tabi ng pabundukan dito sa rito ng Marabondon. So dito natin matatagpuan ang ginawa nilang tourist attraction na matatagpuan sa tabing dagat sa dinarayo ng mga turista na dumadayo dito sa Real Quezon. Talagang mawawala ang pagod mo habang pinagmamasdan ito. Pwede rin tayong magkape habang nakatambay at ini-enjoy ang hampas ng mga alon dito sa tabing dagat.
So ayun nga, tumikil muna tayo dito sa may coastline dito sa on the way dito sa tabi lang ng daan dito sa Malapad, Real Quezon. At yung talagang tinitigilan talaga ito ng mga turista, mga lalo na ng mga riders na dumadayo rito. At talagang may enjoy mo yung ano eh, yung view dito eh, diba? Itong shoreline dito sa tabi lang ng daan. So though mabato talaga siya, you know, malalaki yung mga bato na, kasi halos ganito talaga yung mga beaches dito sa Real Quezon. And bihira lang yata yung may ano, magandang may mga sand talaga. Pero I think yung mga resort dyan sa mga katabi, though ganito rin mabato, I think meron din mga area na pwede talagang paglang ngayon. So dahil hindi talaga ito yung ating destination para sa ride natin ngayong araw na ito, ay tutuloy na tayo. So meron pa tayong 20 minutes ride daw sabi ni Google Map. Ilang saglit lang ay narating na natin ang kabilang barangay dito sa Barangay Masikap, Real Quezon, na kung saan makikita natin ang isa sa mga signage ng bayan ng Real. So ang spot na ito ay may natatanging ganda, so dito nyo makikita ang overlooking view ng karagatan na katabi lang ng kabundukan. Napakaganda dito guys. Ngayon no, so nandito tayo sa signage ng Real, oh, diba? Tapos overlooking view, yun yung magandang i-enjoy dito, diba? Kaya pala dinarayo to ng mga cyclist at ng mga riders kasi nga talagang napakaganda ng view dito. Kahit anong ganda pa ng lugar na yun, ay hindi na rin tayo nagtagal kasi focus tayo sa goal. Mayroon tayong talagang goal na puntahan dito sa Real Quezon. Tignan natin, oh. Kikita nyo ba yun guys? Kung gano'ng kataas yan, kung gano'ng kataray. At narating na natin ang ating pupuntahan talaga para sa ride na ito. Grabe ka tarot, di ba? Ayun, mukhang sementado na yung packet. Kasi actually, kung nakikita nyo yung maputing part ng sementado na yun, hanggang dun lang yung sementado. Tapos yung pababang yan, lupa, tapos saka mabato. So ngayon, mukhang sementado na. So ngayon, nandito na tayo sa Stone Beauty. At ito yung ating target ngayong araw na ito. So, akitin natin yan. Kaya natin, kung sabi nga nila, mahina daw sa ahunan ng ABB, tingnan natin. So yun, hanggang dito lang yung sementado. I think ginagawa pa rin. O ayun, hindi pa tapos talaga. Mukhang hindi pa nga ito ganun patuyo eh. Pero ito yung madadaanan natin. Diba? So, dahan-dahan lang tayo. Medyo loose yung pebble. Successful tayong nakababa. At ito naman yung ating next target. Wow, napakatarik, diba? Wow. Ganun katarik yan. Grabe. Alright, testing na natin yung ahonan itong ADB. Alright, easy, di ba?
Easy lang. Oh, di ba? Alam tayo. Nice. So, ngayon, hindi ko alam kung saan ang tapos nito. I think hindi pa tatapos eh. And tingnan natin kung ano yung makikita natin ito pag naabot natin ang toko. Kasi pataas pa rin, no? Pataas pa rin talaga yung daan eh. So tingnan natin kung anong kita natin dito sa top na. Anong magandang view. Ah, natabunan pa rin, hindi kita. Bago pa. Pero may mga kabahayan. Siguro bago pa nagawa itong kalsada nito, simento. Kasi parang bago pa lang, ha? May mga bato-bato pa. So I think, ano pa lang ito, in-extend talaga yung daan para medyo malawak. Wow! 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 Wala akong masabi. Ganda! Grabe, ba't nga? Ba't ngayon lang natin sinubukang pumunta dito? Nakakaganda. Mabuti na lang talaga natapos na yung daan dito at pwede na tayong dumaan ng hindi nahihirapan kasi sementado na. Wow. Tagus? Ito yung magtanong, saan po ang tagus po nito? Saan po ang tagus nito? Ito ulit, so? Opo. Makabayad? Makabaya po? Oo. Oh. Ah. Ang sementado pa rin po talaga, dire-diretso to? Hindi na, dyan lang sa medyo sa may dapsil niya. Ang ganyan na lang po? Oo. Oh, okay. Tapos may security sa may tulay. Ah. Ano lang po ako eh, nag-aliwaliw lang ako po. Kung hanggang saan itong sementado ang daan natin dito? Oo. Oh. Dayo na ako dito, mga Visayas po. Ah, dayo ko rin po dito. Oo, trabaho lang kami dito sa Chinese. Ah. Ako lumayo sa natira dahil yung kasama ko nag-uwi na. Ah, nag-uwi na rin po. Okay po. Sige po, siguro tingnan ko lang kung anong pwede pong makita dyan. Oo? Oh? Sige po. Parang may ginagawa nga dito, port. I think port ang ginagawa na to dito. Port na, sa saan ba pwedeng maging port ng mauban, no? Ganda, oh. Pag natapos to, I think baka bumanda yung ano dito or mas lumakas yung ekonomiya nitong part na to ng Mauban. Kasi kung magiging ano to, public, kung magiging public port to, ano, pero kung hindi naman private, eh, kahit pa paano, nakakagawa naman o nakakadagdag ng trabaho para sa mga tao dito. Oo, oh, wala na, hanggang dito na lang yung daan, tapos pangit na yung daan dito. So ayan, mukhang hanggang dito na lang tayo kasi scooter lang ang dala natin. So hindi natin alam kung maganda o pangit ba yung daan dyan. At hindi na tayo susubok pa. Dahil scooter lang naman dala natin, although AD dito, pero scooter pa rin nga. So, mayroon na itong project to, tingnan natin kung private nga pa ito, parking. So, this ito, notice to public, this jetty port project of Tiga A6 Incorporated has been issued an environmental plan certificate by the Department of Environmental and Natural Resources. Tingnan natin kung safe. Konti ng baklang nila dito yung ano eh. Lupa eh. Wow. Kita nyo ba yun guys? Kita nyo yung ibaba? Ayan o. Wow, bangin na bangin. Pero grabe yung view natin dito. Wow, ganda.
So, baka pwede naman tayo mag-standby dito kahit saglit. Dito naman, hindi umuulan dito eh. Night. Guys, dahil nakalimutan natin yung lamesa, itong top box na lang. So, talagang multi-purpose din itong top box eh. Lalagyan ng gamit at patungan ng gamit. Dito na tayo mag-almusal. So oras natin ngayon ay 7:45. So hindi pa naman masyadong tanghali. Makapag-almusal ba tayo? Timpla na lang tayo ng ano? Timpla na lang tayo ng kape natin. Ito yung kape natin, Nescafe Gold, tapos sugar. Talagang prepared tayo para sa pag-almusal natin ngayon. Kape-kape. Kalmang-kalma yung dagat ngayon dito. Talagang... kung makikita mo itong napakakalma yung karagatan, kumakalma din ako eh. Gusto ko talaga makita yung ano eh, yung view ng karagatan. Lalo ngayon, kalmado, nakisama yung panahon, yung umbon na wala na. Though, wala rin ang mga sikat ng araw kasi nga masyado pang maulap. Pero ito yung tamang-tamang weather para sa ganitong activity, no? Talagang first time ko itong ginawa. Ang daming ibon dito. Magpapalipad sana ako ng drone eh. Kita nyo, kita ba sa camera? Daming ibon dito. So, delikado magpalipad ng drone. Kapalipad sana ako dito habang nakatambay. Siguro mamaya na lang doon. Oh, parang napakadelikado na ito. Ayan, no? Rock slide. Grabe, lalaki ng mga bato. Tapos ito. Actually, baka galang yan doon. Tapos nakikita nyo na sa dulong yun, baka babagsak na. Sana wag naman. Kung bumagsak man, wala man na maapekto ang mga tumaraan dito. Busog-lusog tayo dito. 10 perasong pandesal ba naman yung kalimutan natin, tapos kape. So ngayon, oras na natin ay 7:30. Kala ko gagas 8, mag alas 7 pala nung nagsimula tayo mag-almusal. Pero ngayon, 7:30 na, so naka 30 minutes na tayo dito ng tambay. Siguro, konting sightseeing pa, tas balik na tayo. Alright! So, thank you sa napakagandang mga tanawin dito. At sure ako, babalik-balikan ko naman to. Hopefully, yung daan dito is natapos na. May mga magaganda sanang mga spot dito eh, kaso may mga lupa at hindi mo matatambayan talaga. Ay siguro next time, patagal na siguro natin ng mga ilang buwan bago tayo bumalik dito. And ayun nga, super nag-enjoy ako dito, super naging kalmado ako, nabawasan talaga yung mga stress natin na naipon ng buong week. Siguro, dito na ako magpapaalam, pero hindi pa natin tatapos yung video dito, no? So, dito na ako magpapaalam at sa mga nakarating na sa part na to ng video, no, ay maraming salamat po sa inyong pananood at sana ay hindi kayo na-board sa ating video ngayon. Medyo solo ride lang talaga. At ito nga, parang breakfast ride lang din dito sa Real Quezon, no? At
Kung nagustuhan nyo ang ating video ay paki-comment na lang din sa baba kung ano mga gusto nyo sabihin. Paki-like ang ating video. Paki-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe. At paki-click na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating future videos na i-upload. So, maraming salamat po. Thank you here. Peace out! Pagkatarik, hindi ko lang alam kung kalata sa GoPro sa video natin na grabe katarik tong daan na to, kasi naka super ano tayo eh, super wide na view. Kaya grabe, grabe yung tarik dito. Uy, kaligtas tayo. Delikado tong banderitas na to, ha. Sabi nga natin tong banderitas na to. Delikado to, eh. Delikado to sa mga dadaan dito. So, kaya lang mag-initiate na tanggalin to na delikado yun sa mga motorista. Ayan, talagyan ko ng bato para hindi na malipad ng hangin at di na makapurwiso sa mga sasunod sa atin. Bye-bye. Thank you.